10 questions or mga katanungan ng mga OFW tungkol sa bagong travel guidelines or protocols pauwi sa Pilipinas starting November 4, 2022. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang top 10 questions or madalas na itinatanong ng mga OFW na pauwi sa Pilipinas tungkol sa bagong travel guidelines or protocols na nagsimula noong November 4, 2022 na aprobado na ng ating presidente. Pero bago ko sabihin ang top 10 questions at mga kasagutan na yan, guys, take note muna na kapag may napapanood kayong mga video, always check yung mga update o kaya naman yung uploading date ng video. Dahil guys, yung iba nakakakuha ng misinformation dahil ang pinapanood nila ay yung mga video na 1 year ago na yung uploading date. Dahil alam naman natin na ang mga rules or requirements ay madalas or mabilis na nagbabago. Kaya yung mga rules nung isang taon ay pwedeng iba na sa rules ngayon. At yung rules ngayon ay pwedeng iba na rin sa rules bukas or sa mga sa rules sa susunod na mga araw. Kaya ugaliin natin guys na mag-check ng mga update or uploading date ng video. At kung hindi naman kayo sigurado ay ugaliin nyo na mag-iwan ng comment sa mga videos na napapanood nyo para kapag nakita ito ng video owner ay i-direct kayo sa mga updated requirements or mga updated announcement. So, eto na yung top 10 questions ng mga OFW tungkol sa bagong travel guidelines na nagsimula noong November 4, 2022 na madalas kong nababasa sa comment section kaya ginawan ko na lang ito ng video. Number 1, kailangan pa daw ba i-register sa e-arrival card yung mga bata na 15 years old pababa? Ang sagot dyan guys ay yes. At kahit mga infant or yung mga baby pa lang ay required na i-register sa e-arrival card kapag uuwi or kasama nyo ito uuwi sa Pilipinas. So, ibig sabihin, pati yung mga bata na 15 years old pababa or yung mga kids ay required din na i-register sa e-arrival card. Pero guys, hindi na sila required na vaccinated dahil susundin na lang nila ang travel requirements or protocols ng guardian na kasama nila. So, kung fully vaccinated yung traveling guardians, ay considered na rin as fully vaccinated yung mga bata. So, kapag fully vaccinated kayo, ay exempted na kayo sa quarantine at hindi nyo na rin kailangan magdala ng PCR test galing sa ibang bansa pauwi sa Pilipinas. Number 2, pwede daw ba mag-register sa e-arrival card 1 week before ng flight nyo? Guys, mas maigi na 3 days before flight kayo magre-register sa e-arrival card. Pwedeng 2 days before flight, 1 days before flight, 1 day before flight. Basta guys, within 3 days or 72 hours. Pwedeng 2 days or pwedeng 1 day before flight nyo na mag-register sa e-arrival card. Huwag nyo nang masyadong guluhin ang isip nyo kung kailan kayo magre-register sa e-arrival card dahil napakadali lang naman mag-register at kumuha ng QR code. At base rin sa announcement ng Bureau of Quarantine at pati ng Philippine Airlines na dapat 72 hours or 3 days before flight kayo magre-register sa e-arrival card. So, ang sagot dyan guys ay mas maigi na 3 days before flight kayo magre-register sa e-arrival card. Number 3, pwede daw ba gumawa ng panibago or umulit na mag-register sa e-arrival card kung may maling information na nailagay? Ang sagot dyan guys ay yes. Katulad lang yan ng mga OFW na nakalimutan or hindi na screenshot ang kanilang QR code. Wala kayong ibang way para makakuha ng panibagong QR code kung hindi ay mag-register ng panibago. So ang sagot dyan guys ay yes. Given naman na minsan ay nagkakamali tayo sa pagre-register. Number 4, paano daw ba kapag dual citizen yung uuwi sa Pilipinas? Ano daw ba ang ilalagay sa e-arrival card registration? Filipino or foreign travelers ba? Ang sagot dyan ay magbabase kayo sa passport na gamit nyo. So, kung ang gamit nyo ay Philippine passport, ay doon kayo or yung pipiliin nyo ay yung Filipino travelers. Pero kung ang gamit nyo ay foreign passport, ay consider na kayo as foreign traveler kahit isa pa kayong Pilipino.
Number 5. Eto guys, magandang tanong ito. Paano daw ba kung nakalimutan nila na mag-register sa e-arrival card? Makakauwi pa daw ba sa Pilipinas? Ang sagot dyan guys, base sa announcement ng Bureau of Quarantine o ng IATF o ng DFA na aprobado ng ating presidente, ay pwede kang makauwi sa Pilipinas kahit wala kang dalang e-arrival card QR code. Dahil guys, upon arrival ay doon ka sa Pilipinas pipila para sa manual sign up and verification. Pero alam nyo ba na sa Philippine Airlines ay may nakanote na required na magdala ng e-arrival card QR code bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas. What? Kaya sa mga nakalimutan na mag-register sa e-arrival card ay mas maigi na i-download na lang yung announcement ng ating gobyerno para ipakita nyo sa staff ng Philippine Airlines kung sakaling hindi kayo pasakayin. Dahil guys, nakakauwi naman kahit ulang dalang e-arrival card QR code. At yun na nga na nakanote sa Philippine Airlines na required ito. Kaya sinasuggest ko or lagi kong sinasuggest na kapag may pagkakataon naman kayo na mag-register, ay mag-register na lang kayo sa e-arrival card para iwas hassle na kapag dating nyo sa Pilipinas. Number 6. Kailangan pa daw ba ng PCR test or ng antigen test certificate kapag fully vaccinated ka or naka 2 dose vaccination ka pa lang? Ang sagot dyan guys ay base sa bagong announcement ng ating gobyerno na kapag fully vaccinated ka na or naka 2 dose vaccination ay exempted ka na sa PCR test kapag uuwi sa Pilipinas at exempted ka na rin sa quarantine. Number 7. Paano daw ba kung walang antigen test clinic sa bansa kung saan sila nagtatrabaho or wala silang mahanap na antigen test clinic? Pwede daw ba na PCR test na lang ang dalhin pauwi sa Pilipinas para sa mga OFW na unvaccinated or mga OFW na partially vaccinated? Dahil guys, yung iba ay walang mahanap na antigen test clinic. So ang sagot dyan guys ay yes, pwede pa rin na magdala ng PCR test basta valid ito within 48 hours bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas. At kung mababasa nyo din kapag magre-register kayo sa e-arrival card, ay may tanong doon kung meron kang antigen test certificate or ng PCR test. So meaning guys, pwede ang antigen test valid for 24 hours o kaya naman ang PCR test valid for 48 hours para sa mga unvaccinated OFW na uuwi sa Pilipinas. Number 8. Etong tanong na ito guys ay madalas pa rin natatanong sa akin pero hindi ko alam kung bakit hindi pa ito binabago ng Bureau of Quarantine sa website ng e-arrival card. Na kung paano daw ba kung wala sa pagpipilian yung flight number na nasa ticket nila. Ang iba guys na nasa ganitong situation ay naglalagay na lang ng ibang flight number na hindi katulad sa flight number na nasa ticket nila para lang makakuha ng QR code at para makauwi sa Pilipinas. At pagdating sa Pilipinas ay ina-explain na lang nila kung bakit iba ang nakalagay na flight number dahil nga wala sa pagpipilian yung flight number na nasa ticket nila. Number 9. Bakit daw madalas na bumabalik kapag nagpo-proceed sila sa e-arrival card 4? Ang sagot dyan guys ay baka yung back ang napipindot nyo. Dahil sa baba ay dalawa yung pipindutin or pagpipilian, yung back or submit. Dahil dati nangyayari din yun sa akin na bakit bumabalik kapag nagpo-proceed ako. Pero nung binasa ko ay nakikita ko yung back sa unahan at yung pangalawa ay yung submit. So dapat i-click nyo yung submit para makapag-proceed kayo sa e-arrival card number 4. At yung last part guys, yung CAPTCHA. Dahil noon ay walang CAPTCHA pero ngayon ay meron na. Para makapag-proceed kayo ay dapat ilagay nyo, basahin nyo yung mga numbers at letters at ilalagay nyo yun sa box sa baba at i-click nyo yung submit para makapag-proceed kayo. Dahil yung iba ay hindi daw nakakapag-proceed dahil sa CAPTCHA na yon. So ayun guys, ilalagay nyo yung mga letters sa box para makapag-proceed kayo at makakuha na kayo ng e-arrival card QR code nyo. Number 10. Kailangan pa daw ba mag-register sa e-arrival card kapag babalik sa ibang bansa? Ito guys, medyo nakakatawa yung tanong na ito pero at least yung mga OFW ay nagtatanong. So para mabigyan natin sila ng tamang sagot. So ito na guys, yung e-arrival card ay kailangan lang dyan mag-register kapag uuwi sa Pilipinas.
So, kung pabalik ka na sa ibang bansa, ay hindi mo na ito kailangan or hindi na kailangan ng e-arrival card QR code kapag babalik kayo sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Take note pala ulit guys, para sa mga OFW na galing sa visit visa o mga nag-change employer o mga nag-change country, ay required kayo na magdala ng Polo Verified Contract kapag uuwi kayo sa Pilipinas para makakuha kayo ng OEC sa POAA. At wag na wag kayong uuwi sa Pilipinas na walang Polo Verified Contract sa mga OFW na nabanggit ko. At kapag wala naman kayong makuha na appointment online, ay allowed naman guys na mag-walk-in one day before ng flight nyo pauwi sa Pilipinas. Dalhin nyo lang yung ticket nyo sa Polo office at ang kumpleto nyong requirements. At kapag napatak naman na Monday yung flight nyo, ay pwede kayong mag-walk-in ng Friday dahil sarado sila ng Saturday at Sunday. May isang OFW kasi na sinisi yung video ko na pinanood niya na uploaded 10 months or 1 year ago. What? Na dahil sinasabi ko doon na pwede mag-walk-in 1 week before ng flight. Pero guys, yun nga ang lagi kong sinasabi na dapat lagi kayo mag-check ng update o kaya naman ay lagi kayo mag-iiwan ng comment. Dahil yung sagot sa mga tanong niya ay nandoon lang sa bungad or mga update video na ginawa ko. So ayun guys, nakakalungkot lang dahil napasubo siya sa pagpunta sa Polo at hindi nga siya pinapasok dahil nga ang allowed lang is one day before flight nyo saka kayo papapasukin kahit walang appointment. So ayun guys, inuulit ko na dapat lagi kayo mag-check ng mga updated protocols o requirements o kaya naman ng announcement. Or mag-iwan kayo ng comment sa mga videos na napapanood nyo. So ayan guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mas marami pang videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!